Panginoon ay tumingin, alam na ay dahilain. Panginoon, ikaw ang may lukha. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo po ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nakarating sa pandinig ng Reyna ng Seba ang mga balita tungkol kay Solomon. Kaya't nagsadya siya upang subukin ito sa pamamagitan ng malalim na katanungan. Dumating nga siya sa Jerusalem na may kasamang maraming abay at may dalang katakot-takot na kayamanan. Mga kamelyo na may kargang iba't ibang uri ng pabango, napakaraming ginto at batong hiyas. At nang makaharap na niya si Solomon, sinabi niya ang kanyang pakay. Sinagot naman ni Solomon ang lahat niyang mga tanong at wala isa mang hindi nito na ipaliwanag. Humanga ang reyna sa karunungan ni Solomon at sa palasyong ipinagawa nito. Napansin niya ang pagkain sa hapag ng hari, ang mga tirahan ng kanyang pinuno, at ang kaayusan ng kanyang mga tauhan. Napansin din niya ang kanyang kasuutan, ang mga tagadulot niya ng inumin, ang handog na iniaalay niya sa templo, hangang-hanga ang reyna sa kanyang nakita. Kaya't sinabi niya sa hari, "Totoo nga pala ang lahat ng narinig ko tungkol sa inyo. Hindi ko mapaniwalaan ang mga sinabi nila sa akin tungkol sa inyo. Ngunit ngayong makita ko ang lahat, ay napatunayan kong wala pa pala sa kalahati ang ibinalita nila sa akin, sapagkat ang inyong karunungan
ay talagang higit kaysa iniulat nila sa akin. Mapalad ang inyong mga asawa. Mapalad ang inyong mga tauhan sapagkat lagi nilang naririnig ang inyong karunungan. Purihin ang Panginoon, ang inyong Diyos, na nagpala sa inyo at nagpaluklok sa trono ng Israel. Dahil sa walang katapusang pag-ibig ng Panginoon sa Israel, ginawa niya kayong hari upang mamahala dito at magpairal ng katarungan. At ang hari binigyan ng halos 5 toneladang ginto at napakaraming pabango at batong hiyas. Kailanmay hindi natumbasan sa damin ang pabangong iyon na bigay ng reyna ng Seba kay Haring Solomon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Madiwa kapag nangusap ang matuwid at ganap. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay tutulungang ganap, ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ang mga matuwid magdiwang mangusap at ang sinasabi nila'y pawang tumpak. Ang utos ng Diyos ang nasa sa puso. Sa utos na ito'y hindi lumalayo. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila at kanyang tutulungan laban sa masama ipagsasanggalang sapagkat sa puon nangungubling tunay. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus ang mga tao, at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga, "Kayo man ba'y wala ring pangunawa?" Tugon ni Jesus, "Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay dinudumi." Sa pagsasabi nito ay para nang ipinahayag ni Jesus na
maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kaniya sa mata ng Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kaniya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Miyerkules po ngayon sa 5th linggo sa karaniwang panahon. Ngayon pa lang, 1 linggo bago mag-Ash Wednesday, inaanyayahan na po tayong i-purify ang ating puso't kalooban dahil dito po nanggagaling ang lumalabas sa ating bibig at pumapasok sa tainga ng ating kapwa. Kung basura ang lumalabas sa ating bibig, ibig sabihin, basura din ang ating niloloob at basura din ang maririnig sa atin ng iba. Huwag po nating gawing basurahan ang tainga ng ating kapwa. Isa po itong uri ng kawalang pakundangan o ng irreverence. Sa halip pagpapala o blessing po ang iparating natin sa kanila, mabubuti at hindi masasamang salita nawa ang mamutawi sa ating bibig. Ikabubuo, hindi ikasisira. Ikagagaling, hindi ikasasakit. Kung ganun, kailangan ganun din ang ating isinasapusot, isinasaloob. Paano po ba dalisayin ang puso? Paano hugasan ang kalooban? Binibigyan po tayo ngayon ng ating mga pagbasa ng isang napakagandang halimbawa, ang Reyna ng Seba. Gusto niyang makita ang pinanggagalingan ng yaman at karunungan ni Haring Solomon. Nais niyang makilala ang kaniyang Diyos. Mayroon siyang pusong naghahanap at kumikilatis. Sinundan niya kung saan siya hinihila ng kaniyang paghahanap at natagpuan naman niya. Matatagpuan po ang Seba 1,400 miles sa silangan ng Jerusalem. Yemen ang tawag ngayon doon. Kung noong mga 965 BC, mga ginto, hiyas at pabango at abay ang dala nila sa Israel, ngayon naman ay mga rockets at pirata sa Red Sea ang dala nila para sa Israel. Marahil ay hindi na wisdom ang kanilang hanap. Anyway, nang hanapin po ng Reyna ng Seba ang kilalang hari noon, dinala niya lahat ng best sa kanya. Grabe siguro ang logistics at protection ng motorcade na yun. Mga ginto, mga hiyas ang dala nila. Pati ang Reyna ay naroroon. Kaya security nightmare siguro yun para sa kanila. Alang-alang sa kanyang paghahanap ng karunungan. Kaya nang magpangita sila, itinanong na niyang lahat
ang mga nasa isip niya. Lahat ng mga iyon ay nasagot ni Solomon at hangang-hanga siya. Ang reyna ng Sheba ay larawan ng isang babae ng karunungan, babae ng karakter at pagnanais na lumago sa espiritu at kaalaman. May kapakumbabaan din niyang kinilala ang mga kaloob ng Diyos sa hari ng kabilang kaharian at handa rin siyang matuto sa kanya. Ang katangi-tangi po sa kanyang pagkamangha, hindi si Solomon ang pinuri niya. Ang nilwalhati niya ay ang Diyos ni Solomon. Ang wika po niya, purihin ang Panginoon ang inyong Diyos na nagpala sa inyo. Nakita din po niya kung saan galing ang lahat ng kanyang nasaksihan. At galing po ang lahat ng ito sa pag-ibig ng Diyos. Ang sabi po niya, dahil sa walang katapusang pag-ibig ng Panginoon, ginawa niya kayong hari. Gaya ng reyna ng Sheba, tayo man ay naghahanap din. Gusto nating makita si Jesus. Nais nating masaksihan ang kanyang kaluwalhatian. Hangad nating naroon tayo kung saan siya matatagpuan. Hinihingi ng ating kaloobang makalapit sa kanya. Handa nating gawin lahat, batahin lahat, ibigay lahat para makilala siya. Dalisay man o hindi ang ating pakay. Sa longing na ito ng ating puso, hindi na po tayo mag-uumpisa sa wala sa pagnanais nating makita si Jesus. Naroon na po kasi ang desire. Mayroon na tayong pagnanais. Ang kailangan na lamang ay ma-purify ang ating motibo, ang ating pakay. Ito ang itira natin sa Espiritu Santo. Hayaan nating tulungan niya tayo sa marangal na gawaing ito. Bayaan nating magtrabaho siya sa atin. Bigyan lamang natin siya ng puwang sa ating puso. Patuloyin sa ating kalooban at siya na po ang bahala. Sa ganitong paraan, ginagawa po natin ang ating bahagi sa pagdadalisay ng ating puso't kalooban. Palakasinawa tayo ng banal na Eukaristiya para masustain natin ang pagpapatuloy natin sa Kanya. Panginoon ng karunungan, manahan po kayo sa amin. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, para sa mga Kristiyano, wala nang iba pang batas maliban sa batas ng pag-ibig. Manalangin tayo para sa ating katapatan sa batas na ito at sa bawat pagdalangin ng ating pong tugon, Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating simbahan, naway laging mapanibago at dalisayin ng salita ng Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Tayong lahat naway magdulot ng pag-asa sa mga nanghihina ang kalooban sa pamamagitan ng ating pagmamahal. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating mga puso naway mapuno ng tapat na pagnanais na mabuhay para sa bawat isa upang sumamba tayong lahat sa espiritu at katotohanan. Manalangin tayo.
Ama, dalisayan mo ang aming mga puso. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway makatagpo ng kaginhawahan ng pag-ibig at habag ng Ama. Manalangin tayo. Ama, dalisayan mo ang aming mga puso. Sa katahimikan ng ating puso'y idulog po natin sa dambana ng mahal na poong Jesus Nazareno lahat ng dahilan kung bakit tayo naririto, nananalangin, naninikluhod, nagmamakaawa. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Makalangit na Ama, tumuloy ka sa aming mga puso. Manahan ka sa aming kalooban. Pangunahan mo ang aming buhay upang hindi kami mawala at mawalay sa aming mithiing mahalin ka ng higit sa lahat. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tumayo po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman sa pamamagitan din ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay,
Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo, ng lahat ng mga obispo't kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga mahal namin sa buhay na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang mga biktima ng giyera at karahasan, pati na rin ang mga martir ng pananampalataya. Gayun din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng sambayanan, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo."
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo't maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa kasadlos ang mabuting gawin manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Sarili sa Diyos mo ilagang pag nagtiwala'y tutulungan kang kanap ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad araw kung tanghaling tapat. Umasakas sa Diyos ang mabuting gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Sa harap ng Diyos pumanatagtang maghintay sa Kanya, huwag mong kaingitan ang humiginhawa sa likhong paraan, lumunlad man sila. Masakas sa Diyos ang mabuting gawin at manahan ang ligtas.
ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Announcement. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno na ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sapagkait inuming pagkakaisa ang ibinibigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaisa ni Kristo kami nawa ay makapamuhay upang makapamungan ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa sa atin pong paglalakbay sa buhay, lumakad tayo sa liwanag, pag-ibig, kapayapaan, at pag-asa ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Inarangal ka namin,
Kristo Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin.